Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Joseph, isang Bible reader. Basahin po natin to. Ang pagliligtas ng anghel kay Shadrach, Meshach at kay Abednego. Nagpagawa ng gintong rebolto ang hari na si Nebuchadnezzar para sambahin ng mga tao. Daniel 3:5-7. Nasa anumang oras na inyong marinig ang tunog ng korneta, ng plauta, ng alpa, ng sambuko, ng salterio, ng gaita, at ng lahat na sari-saring panugtog, kayo'y magpatira pa at magsisamba sa larawang ginto na itinayo ni Nabucodonosor na hari. At sino man na hindi magpatira pa at sumamba sa oras na iyon, ay ihahagis sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas. Kaya't sa oras na iyon, pagkarinig ng buong bayan ng tunog ng korneta, ng plauta at ng alpa at ng sambuko, ng salterio at ng lahat na sari-saring panugtog, lahat na bayan, mga bansa at mga wika ay nagtira pa at nagsisamba sa larawang ginto na itinayo ni Nabucodonosor na hari. At hindi sinamba ng tatlong Hudyo ang estatwa na ginto at kinausap sila ng hari. Daniel 3:13-14. Na magkagayoy sa puot at pusok ni Nabucodonosor ay nagutos na dalhin si Shadrach, si Meshach at si Abednego. Kanilang ang dinala ang mga lalaking ito sa harap ng hari. Si Nabucodonosor ay sumagot at nagsabi sa kanila, "Sinasadya nga ba ninyo, o Shadrach, Meshach at Abednego, na kayo'y hindi mga glingkod sa aking Diyos? Di magsisamba man sa larawan ginto na aking itinayo?" Sumagot ang tatlo sa hari na hindi nila sasambayin ang estatwa na gawa sa ginto. Daniel 3:16-18. Si Shadrach, si Meshach at si Abednego ay nagsisagot at nagsabi sa hari o Nabucodonosor, "Kami ay walang kailangan na magsisagot sa iyo sa bagay na ito. Narito, ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapangliligtas sa amin sa mabangis na hurnong nagniningas at ililigtas niya kami sa iyong kamay o hari. Ngunit kung hindi talastasin mo, o hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos, ni magsisisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo." At nagalit ang hari at pinagutos na ihagis sila sa hornong nagniningas. Daniel 3:20-21. At kanyang inutusan ang ilang malakas na lalaki na nangasa kaniyang hukbo. Nagapusin si Shadrach, si Meshach at si Abednego at sila'y ihagis sa mabangis na hurnong nagniningas. Na magkagayoy, ang mga lalaking ito ay tinalian na may mga suot na may tunika at may balabal at may kanilang iba't ibang mga kasuotan at sila'y inihagis sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas. At hindi nangasunog ang tatlo sa tulong ng isang anghel. Daniel 3:23-26. At ang tatlong lalaking ito, si Shadrach, si Meshach at si Abednego ay nagsibagsak na nagagapos sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas. Na magkagayoy, si Nabucodonosor na hari ay nagtaka at tumindig na madali. Siya ay nagsalita at nagsabi sa kaniyang mga kasangguni, "Di ba ga ang ating inihagis ay tatlong gapos na lalaki sa gitna ng apoy?" Sila ay nagsisagot at nagsabi sa hari, "Totoo o hari." Siya ay sumagot at nagsabi, "Narito aking nakikita ay apat na lalaki na hindi gapos na nagsisilakad sa gitna ng apoy. At sila ay walang paso at ang anyo ng ikaapat ay kawangis ng isang anak ng mga Diyos." Na magkagayo ay lumapit si Nabucodonosor sa bunganga ng mabangis na hurnong nagniningas. Siya ay nagsalita at nagsabi, "Shadrach, Meshach at Abednego, kayong mga lingkod ng kataas-taasang Diyos, kayo'y magsilabas at magsiparito.
Nung magkagayoy si Sadrak, si Mesak at si Abednego ay nagsilabas mula sa gitna ng apoy. Ito ang sabi ng hari pagkatapos niya masaksiyan ang himala ng tatlo. Daniel 3:28. Si Nabucodonosor ay nagsalita at nagsabi purihin ang Diyos ni Sadrak, ni Mesak at ni Abednego na nagsugo ng kanyang anghel at nagligtas sa kaniyang mga lingkod na nagsitiwala sa kanya. At binago ang salita ng hari at ibinigay ang kanilang mga katawan upang sila'y hindi maglingkod ni sumamba sa kaninumang Diyos, liban sa kanilang sariling Diyos. Ano ang aral na mapupulot dito? Sumampalataya ka sa Diyos at hindi ka pababayaan. Yun po. Sana po ay may natutuwan tayo.